Hello, good morning, Donna Nation. This is Donna and welcome to my channel. Ang isi-share ko po sa inyo ay napakahalagang bagay na sa aking matatanggap ngayong Pasko, dahil muli pong limalilinawan na po ang aking pandinig dahil sa kasalukuyan po ay nagpa hearing testing po ako, dahil po sa nung time na naoperahan po ako, biglang humina po yung pandinig ng aking isang tenga. Ngayon inano na po ako ng doktor, na sabi nila, kaya di ba dati sabi ko check up going to doctor, kasi naoperahan po ako dito sa kabilang tenga. Ngayon, ang isi-share ko na lang po sa inyo, dahil sa ngayon, naging masaya po ako dahil hindi naman po ako nabigo na magkaroon po ako ng hearing aid. So, nais ko lang pong magpasalamat dun sa anak ko na nag-sila na makakuha ako ng hearing aid, kasi sa katunayan po ay hindi ko naman po kayang bilhin po. Meron po kayong pinto, paso. Diba ba yung sinapat mo sa akin dati? Yan din yun lang. Iba lang ako malungkot, kasi katunayan po talaga, wala naman po akong ganong kalaking pera. Kasi ang halaga po ng hearing aid na isinukat po sa akin ay 78,000 pesos. Dalawa na po yun. So, napakalinaw ng memory ko doon. Napakalinaw sa tainga. Kaya, eto na siguro, masayang masaya ako ngayon dahil sa aking natanggap na pinakaregalo ko sa aking anak, sa mga anak ko. So, nais ko lang pong ibahagi sa kanila ang aking taus-pusong pagpapasalamat, dahil nabigyan po nila ng paunlak ng aking tenga dahil sa yun nga po, nagbalik ako ng savings. May pera naman sana ako, kaya lang nagbalik po ako ng savings na sa lukuyan, kasi may hawak akong savings na tuwing kada December po, kasi binabalik ko yung mga savings na yun. So ayun po, ikukwento ko na lang po sa inyo kung bakit po humina yung pandinig ko, dahil sa aking bata pa lang po ako, yung aking tainga po ay nagkaroon na po ng infection. So napabayaan ko po yun, bata pa lang ako, kasi siyempre dati, that time po kasi siyempre puro trabaho na lang yung ginagawa ko, dahil siyempre naikwento ko nga sa inyo na maraming pinagdaan ng mga problema. So sa ngayon po, nais ko lang pong mag thank you, dahil papunta na po ako ngayon sa Manila Hearing Aid. So thank you po sa nagbigay sa akin. Keep on watching Kadona Nation. Ang hindi pa po nakakapag-like and share and subscribe, please subscribe to my channel, and please pakipindot lang po ang bell button, and paki-ano na lang po yung all para updated po kayo sa aking mga susunod na mga po. Oh, ayan mga Kadona Nation, ngayon ay nakuha ko na po, galing na po kami ng Manila Hearing Aid. Ayan. At sa ngayon po, sa kasalukuyan ay ginagamit ko na yung aking hearing aid. So, for the first time in my life ay ginagamit ko na po ngayon yung aking bagong hearing aid. So, ayan. Pinakita ko lang po sa inyo ang aking vlog sa ngayon, dahil ang gusto ko lang po ay malaman niyo kung ano yung nangyayari sa aking life, di ba? Sabi ko nga sa inyo, ito yung aking storya ng aking buhay, na kahit man mga problema ay sinasabi ko sa inyo, dahil alam niyo naman na doon lang tayo natututo sa mga nagagawa nating mali sa mga sa buhay natin. Kasi alam niyo po na kaya po ako ngayon nag-inquire ng aking doktor na magkaroon ng hearing aid, kasi nga nung time na nag-check up ako sa kanya, nagkaroon ng infection yung aking tainga, at nag-decide nga yung doktor na
operahan ko yung kabilang time ako. So sabi ko naman, kaya ako pumayag na operahan that time. Kasi ano, akala ko yung dating pandinig ko na medyo lumalabo na ngayon sa kabila ay gagaling dahil gawa nga ng na-infection siya. So kaya po ako pumayag. So ngayon, ang nangyari po after ng operation sa akin, although nakakarinig naman po talaga ako dito sa kabila, so minsan medyo pasensya na kasi minsan nagkakaroon, nakakaramdam na ako na minsan hindi ko masyadong naiintindihan yung sinasabi. Minsan siyempre kapag may pakiramdam kang hindi mo naiintindihan yung tao, siyempre tatanungin mo tapos sasabihin sa'yo, nabibingi ka. So minsan parang na-discriminate na nga yung sarili ko. So kaya sa ngayon, thank you so much kasi siguro naman maririnig ko na lahat ng sasabihin na maski na mahina. Kagaya ngayon, ang tingin ko ang hina ng boses ko pero narinig ko siya eh. Kaya thank you so much kasi na-provide na ngayon yung aking hearing aid sa aking dahil sa aking anak. Sa aking mga anak na nag-provide ng aking hearing aid sa kasalukuyan na aking hinahawakan na sa ngayon, ito po yung aking hearing aid. So, pakita ko lang po sa inyo yung aking hearing aid sa ngayon. Ayan. Papakita ko lang po sa inyo yung hearing aid ko ngayon na ito. Ito po yung lalagyan niya. Oh, ito yung lalagyan. Ayan po. Dito po siya nakalagay. Ayan. Dito po siya. Dalawang ganito po siya. Dalawa po. Ayan. Dalawa po siya. Ayan. Ito yung isa. So, magkabilaan po ang lagayan. Kaya, hindi ka pwedeng magkamali kasi may ano siya, may tatak. Yung kaliwa kanan may nakalagay na red at saka green. So ito yung red, ito naman yung kulay blue. Ayan yung palatanda. So ayan, ang sa ngayon masaya ko dahil natupad na yung aking pandinig na minsan nagiging sanhi po minsan ng mainit ang ulo kasi minsan nga hindi mo siya maintindihan yung kausap mo. Kaya nais kong magpasalamat ngayon dahil magbabagong taon na. Thank you sa aking anak na nagpo sa mga anak ko na nag-provide ng aking hearing aid. Ang hearing aid ko ay nagkakahalaga ng 78,000. So thank you so much po. Thank you Lord kasi eto, happy ako kasi naririnig ko na yung lahat ng aking ano. Sana hindi sila magsawang sumuporta sa akin bilang isang nanay nila. Kasi alam niyo po, pagaw na nation, nag-iisang magulang na lang din ako nila. Kasi di ba nga, maraming mga kasawa. So, eto, maging masaya na lang sa buhay. Na iwasan namin ang problema kasi nagkakaedad na tayo, marami na tayong magiging karamdaman sa buhay. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil medyo nilalawig-lawig at pamilya ang aking buhay. So, maraming salamat, sana magpatuloy pa ako sa aking vlog, sana wala nang maging problema, hindi na magkaroon ng mga ano, dahil alam niyo naman po, totoo naman talaga na ang problema ang nagpapatibay ng. Alam niyo na yun. Sa problema tayo nagiging matibay at matatag. So, siguro naman yun, wala naman, normal naman talaga yung nagkakaproblema tayo sa lahat ng bagay. Kasi abnormal naman daw yung hindi ka naman problema. So, nais ko lang sa inyo at naibahagi ko naman sa inyo ang aking mga minsan, mga pinagdadaanan.
So ito ngayon, sana itong dumating na bagong taon, maging masagana ang bagong taon at matapos na po ang ating problema sa bansa, ang problema natin COVID-19. Sana maawa ang Diyos na patuloy tayong suportahan, gabayan ng ating Panginoon na tayo ay maging matatag sa ating mga pinagdadaanan ng sakuna katulad ng COVID-19. Sana lagi tayong mag-ingat, mga kadonation, magmula ngayong 2021. Welcome 2021 sa ating bansa, sa ating buhay, na sana maging masagana na ang ating 2021. Na mawala na ang lahat ng mga problema sa bansa, maging okay na ang lahat, wala ng problema. So thank you po sa lahat ng nakapag-like at share at subscribe. Huwag pong makalimot na i-like and share and subscribe, at pakipindot lang po yung bell button at paki-ano na rin po yung all para updated po tayo sa lahat ng aking mga vlog. So thank you po sa inyong lahat. Alam ko naman na lahat tayo ay naghahangad ng masagana at maayos na kalusugan. So maraming salamat, hanggang dito na lamang po, at shout out po kay Home Cook Recipe sa kanyang channel, and siyempre kay Juderan sa kanyang channel. So thank you so much sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kids na nag-provide po ng aking earring aid sa Manila. Ito, sa Manila Earring Aid. So, doon po kami galing. Dati na rin po, nakapagpa-check up na ako doon before. So, nag-ano lang ako na para ma-provide ko kung magkano yung perang kailangan ko para dito sa akin. So ngayon, konting salita ko lamang ay mabuo-buo ang aking salita. So, yun. Talagang blessed po ako ngayon dahil eto, thank you sa aking tunay na karanasan sa buhay. Ayan. So, maligayang Pasko at manigong bagong taon, everyone. Thank you and God bless you all. Happy New Year!